Samantala, bago natin balikan ng mga kaganapan sa House Squad Committee hearing, ibinunyag ng isang dating membro ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC na kabilang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa umano'y pastoral o ang mga taong nakikinabang rin sa human trafficking ng mga biktima ni Pastor Apollo Quiboloy. Ayon pa rito, ang yaman at blessings umano na mayroon ng pastor ay ibinabahagi niya sa mga taong malalapit dito, kabilang na ang dating Pangulo. Ang buong detalye sa ulat ni Kyle Bulyas. Itong information na ito na inaalok sa mga very close friends lang ni Quiboloy, no? Like for example, dating Pangulong Duterte, inaalok kung sino yung meron silang gugustuhan na isa sa mga pastoral ay binibigay ni Quiboloy. At ganon? Sa iba pa ng mga close-in friends ni Quiboloy na nasa kapangyarihan. Ito ang isiniwalat ng dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na si Arlene Stone. Sa eksklusibong panayam ng DZRH, ipinaliwanag ni Stone na tumutukoy ang pastoral sa mga miyembro ng KOJC na mayroong physical relationship kay Apollo Quiboloy. Dagdag pa ni Stone, galing mismo sa leader ng KOJC na anuman ang kanyang blessings ay ibabahagi niya ito sa kanyang malalapit na kaibigan, kabilang na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. But as far as I know, pagdating sa mga pastoral, ganun din kung sino yung magugustuhan ni Duterte o ni dating Pangulo doon sa circle na yon ay binibigay. Sinubukang kunin ng DZRH ang komento ng kampo ni Quiboloy at ni dating Pangulong Duterte, pero wala pang tugon hanggang sa kasalukuyan sina Attorney Israelito Torreon at si dating Presidential Chief Legal Counsel Salvador Panelo. Samantala, sinabi naman sa DZRH ng Legal Counsel ng SMNI na si Attorney Mark Tolentino na hindi muna magkokomento ang panig ng KOJC sa anumang issue. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.